si Sala sa Is, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Sala sa Is. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC Sala sa Is. Oy, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 6 na po na umaga, pero bago natin simulan po ang ating programa, kami po dito sa DWIC ay nalulungkot at with a heavy heart, nabalitaan ko rin kahapon ang pagpanahon ng isa sa aming pong haligi ho dito sa aming pong Aliw Broadcasting Corporation at sa estasyon na DWIC 882. Ang pagpanoho ng amin pong Executive Vice President ng Aliw Broadcasting Corporation, walang iba kundi si Boss Eli Aligora. Kahapon po ay marami ho nag-text sa akin at nakita ko rin po sa mga social media. At the same time, ang station po ay tumawag na rin po at nagbigay po ng balitang ito, masamang balita. At sinasabi nga ho ay nagkaroon po ng cardiac arrest ang amin pong Boss Eli. Kaya kami po sa pamunuan po ng DWIZ at maging ang men and women po dito sa istasyon nito, kami po ay nalulungkot dahil nga ho, napakabait po nitong mamang ito. Ha, never ho itong nagalit. Ha? Pero he's very concerned sa operations po ng DWIZ. Matagal ko na rin po nakasama po ito si Boss Eli dahil nga, I was there mga 3 to 4 years po kong news director po dyan sa estasyon, dito po sa estasyon po ng DWIC. At matagal ko po siyang kasama, madalas sa mga meetings at nag-uusap po kami sa kanya pong maliit na opisina po dyan sa aming pong estasyon. Kaya Boss Eli, we miss you at maraming salamat sa mga payo mo at sa pakipagkaibigan at malumana itong magsalita. At ang last po niyang sa akin, no, last po namin communication ni Boss Eli was way back May 11, tinext nga niya ako. Nandito pa, nakasave po sa akin pong telepono. At ang sabi nga ho niya, pare, good morning. Tanong ko lang, kailan ka babalik ng live broadcast from DWIC Studio? Thanks. Pero sagot ko sa kanya, sabi ko, boss, delikado pa sa COVID. Safety first. Sabi ko naman, dahil nga patuloy pa rin po ang ating pakipaglaban dito sa COVID, sabi ko naman na we're trying our best na ayusin, pagandahin pa ating pong programa dito sa ating pong istasyon. At ang sabi ko, pero sagot niya, pero hanggang kailan ang ano niya sa akin, tanong niya sa akin. Sabi ko, sooner. Basta't masiguro na natin na tayo ligtas. Alam mo naman tayo po ay may pamilya. Kapag tayo po'y lumalabas at pagbalik ko natin dito, maaaring tayo po ay magiging carrier po ng COVID-19. Kaya yung sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala boss, basta't we're doing our best na mapaganda po ang ating programa. At ang sabi ko nga sa kanya, we have backup naman sa phone, meron tayong good technology naman para at least mapakita ko natin na maganda ho ang ating pong presentation na dito sa ating pong programa. So, balik ko tayo kay Boss Eli. Boss Eli, you gone too soon. Kailangan ka pa sana ng ating estasyon because alam mo naman, ang DWIC kapag walang Boss Eli Aligora, ibang-iba. Medyo napilayan po kami ngayon. So, we're looking for someone who can replace him. Pero hindi po napapalitan po si Boss Eli dahil talagang matagal ho yan. Patrol 8 po ho yan ng Radyo Patrol sa DZMM. Tapos dyan, for longest time, naging tatay-tataya na lang ilan po namin yung mga empleyado ho dyan. At marami ho mga nagpapatunay na he's a good man. Mabait, hindi nagagalit. Pero situate na talagang maganda na susunod ang mga utos ng opisina para at least mapaganda po ang istasyon. So yun lang po. We miss you. Paalam, Boss Eli. Thank you so much for all your help at sa iyong mga assistance nung tayo po ay nandyan. Nung tayo po ay magkasama sa
sa management pa noon, yan sa DWIC. Pero until now, patuloy pa rin po tayong tumutulong para at least mapaganda ho namin aming istasyon. So, kami po ay nakikiramay po sa pamilya po ni Boss Ellie, sa kanya pong may bahay, at sa kanya pong anak, at sa kanya pong mga apo. Kami po ay nagpapatid po namin po pakikiramay. Through our hearts. Thank you sa pagpapairam nyo sa amin po kay Boss Ellie. Okay, as the saying goes, life goes on. At tuloy po tayo sa ating programa dito po sa DWIC. Pero hindi po namin makakalimutan po ang nayambag po ni Boss Ellie sa amin po yung stasyon. Okay, ano ba pag-uusapan natin? Medyo mabigat, no? Dahil ang hirap magsimula ho ng isang programa kapag meron ho na wala po sa amin po mga kasama no dito. Ganun talaga. Pero sabi nga, being a journalist, being a broadcaster, kailangan na huwag ka daw magpakain sa emotion. You have to veer away. Pero tao tayo eh. Tao tayo. Nakakaramdam rin po tayo ng pagdadalamhati. Well, anyway, yun ang aming pong pagpapatid po ng aming pong pakikiramay po sa pamilya. Okay. Update po tayo. Siguro sa COVID-19, magbigay tayo ng good news. Dahil nga po, ang numero na inilabas po kahapon, May 23, as of 4 p.m. Nito, nako, we have 3,083 ang new cases po natin ng COVID-19 sa buong Pilipinas, with active cases 50,635. At kaya umabot na po tayo sa 1,179,812. So yun po yung new numbers ngayon. So nakikita natin, no? Pero may nakita ko tayo na nung pong Friday at Saturday, nasa 6,000 ang level, no? So pero malaki rin po ang ibinawas. From 6,000 nung pong Sabado, kahapon 3,000. So malaki po yun, no? Kalahati kagad po ang nabawas. At sana po ituloy-tuloy ito po ang pagbaba po ng bilang na mga tinatamaan po ng COVID-19. At ito pa, isa pang malaki pong masasabi natin, yung pagiging epektibo at patuloy pong pag-assiste na ating po mga medical workers. Kita nyo naman, 94% po ang recovery rate. Mataas po yan, with additional of 6,756. Yung pong number of deaths, medyo mababa na. 38 na lamang po. Kaya good news po yan. Sana po, tanggalin na po natin na wala na hong namamatay po. Okay, para hindi na ho natin paintayin pa. Ito, gusto sana natin po mag-update po tayo with regards po itong sa sinasabing bentahan daw po, illegal na bentahan ng mga vaccine at maging ng vaccine slots. Sa kaya to nagsisimula. Ang sabi daw San Juan at maging sa lungsod ng Mandaluyong. Kaya tanongin na ho natin ang chairman po ng MMDA. Walang iba kundi si Chairman Benhur Abalos. Chairman, good morning sir, sa Alex Santos po. Yeah, Alex, magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig po at nanonood. Magandang umaga po sa inyo. I'm sure inyo pong nalaman na po siguro, no, Chairman, with regards po dito sa concerns ng ating pong DILG at ng ilan po nating mga alkalde with regards po dito sa mga kumakalat na bentahan daw, illegal na selling of vaccines and slots. Kayo po ba yung na-inform na rin po nito, Chairman? Well, yes. No? Dahil na sa Mandaluyong to no? Dito po sa amin ayun, at no? Sa San Juan. No? Kaya nga po, ito ay amin na sinangguni sa cybercrime ng kapulisan. No? At may magandang nangyayari na. May report na nga ibinigay sa amin. Hindi ko lang pwede disclose ngayon. At bukod doon ay tumawag kami sa opisina ng Secretary, Justice Secretary Benito Guevara the other day. Uh-huh. At yun nga, tutulong rin sila. At to finalize, mamayang hapon ay pupunta ang alkalde naman Mandaluyong sa NBI para lang maayos ang koordinasyon tungkol po rito. No? At ako'y nagbabala sa mga nakikinig ngayon. No? Ito po ay libre. Libre po ito. Yes. At ang mga slot na magbebenta kung sino man ay mananagot sa batas. Talaga sasampulan ang gusto to. No? Uh-huh. Nakakaba kasi hindi lang dito, pati sa ibang lugar. At alam nyo, maraming manluloko talaga. Ha? Mag-iingatan po ninyo. Ha? Kung ito'y totoo, talaga naman may nagbebenta. Nako, talagang ipakukulong po ito. Ito'y magiging sample. No? Kaya sa mga nakikinig, wag na wag nyo pong gagawin ito.
Okay. Chairman, siguro pahapyaw, ano po yung inyo pong initial pong nalalaman with regards po dito sa kalakaran pong ganito? Talaga ho bang meron talaga ho, sir? Nakita ko lang yung mga report na sinasabi, yung mga pinopost nila na meron daw allegedly na mga ganong nag-offer for slots, no? Pero kung kasi sa totoo lang, hindi mo na alam yung mga fake news, yung mga fake accounts. Ay naman yung gumagawa ng kwento sa hindi. O kaya naman kung totoo man ito, lalong masama din ito. Lahat ng bagay na yan ay napakasama. Bakit? Number one, ito ang laki ng ininvest ng ating Pangulo, ng ating gobyerno rito. Libre ang mga bakuna. So, pangalawa, inahabol natin yung tinatawag na herd immunity. Kaya nga mahigpit lalo na ang COVAX facility that we go through certain classification. A1, A2, and A3. No? At mag-A4 na tayo. Malapit na malapit na yan. Para ma-reach natin ang target natin. Kaya dapat ang pagkakatulong ng mga national kung di na privado tungkol dito dahil mahirap ang trabaho magbakuna araw-araw. Pagod na po ang ating mga medical health workers, ang ating mga alkalde, talagang hirap na. At sa totoo lang, no, nakita ko ang report. Kung sa ASEAN yata, halos pangalawa na tayo sa pinakamarami sa buong ASEAN sa pagbabakuna. At ang ganda ng nangyayari, sisira lang dahil sa mga taong ito. Naku po, talagang humanda kayo. Ha? Eto na, ayoko lang ma-disclose yung police report yung mga nangyayari ngayon, pero malapit na ito, Alex. Ako. Oho. So ibig sabihin, meron pong involved talaga dito. Ano ba to? Malaking sindikato or meron lang talagang tawag ito, nag-take advantage po sa situation, sir? Well, kung makikita mo, ibang LGU ganun eh. Nangyayari eh. Mm-hmm. Di ba? So it could be that this is a coordinated thing or kanya-kanya, hindi mo talaga rin masabi. Pero the mere fact na ito'y nag-i-sprout sa isang sa iba-ibang LGU, aba, kakaiba itong fenomeno na to, no? Kaya nga ako'y nag-ano ngayon ng babala, ito hindi papatawarin to. Talagang diretsong kulungan ito. Yes, yes. Okay, siguro chairman, nasanay ako kay mayor talaga. Okay anyway, lang, Alex, with okay lang. Opo. With regards po dito, dahil we have 6 or 7 days to go bago tayo mag-lapse po na another quarantine measure, no, na May 31 po tayo ang GCQ with the heightened restrictions po, Chairman, no, dito sa NCR. Sa tingin ninyo, how effective po ba yung kulatilya na heightened restrictions po na ipinataho sa atin po dito sa Metro Manila? Well, napakaganda, no, because the desired effect is there. If you would see, pababa ang kaso, no, ng gusto, pagkatapos hindi lamang yun, yung ating ekonomiya ay unti-unting nanunumbali. Yun ang importanteng calibrated na sinasabi, no, na talagang, I mean, of course, before this, you could see sa buong mundo kung ano nangyayari sa iba. Maski mayayaman na bansa ay nakakaroon ng third, fourth surge, second surge, no, because na nag-mutate itong COVID natin. Pero we were able to control it in a way na unti-unti, pero sigurado tayo. And at the same time, nakakatuwa, no? Kaya ako'y nagpapaalala sa lahat, no? One na wag tayo, do not let our guards down. Sapagkat importante talaga ang minimum health protocols, yan ang susi po natin, ha? We cannot tell about these variants, no? So I would like to congratulate lahat, no? Si Juan de la Cruz, no? Lahat, mga doktor, nurses, mga alkalde, lahat ng tao, official ng gobyerno, no, private citizenry, congratulations. Ha? Opo. Pero Chairman, with regards po dito na kung successful tayo dito sa NCR, sa Metro Manila, marami hong mga local chief executive naman po outside of Metro Manila ngayon ang pumapalag dahil nga masyado daw hong concentrated at masyado daw hong nakatutok lamang ho ang ating pong gobyerno dito po sa NCR, which is, alam naman natin, epicenter tayo. Tayo po ang high risk dito. Pero kapag napababayaan daw hong ilan, may nagtatampo nga ho eh. Isa pong local chief executive from the Visayas, sabi niya, Pilipino naman rin po kami. Bakit hindi nyo kami binibigyan ng pansin? Baka siguro, ano pong inyo pong mensahe po sa kanila? Ilan po mga LGUs po outside of Metro Manila na parang ang concentration dito lang sa atin, sa NCR? Well, nabasa
po naman no yung komento no, kaibigan ko po siya no, ako yung presidente noon ng League of Cities, siya ang chairman of the board, si Jerry yes. Trenas no. Sa totoo lang kasi no, talagang dapat naman tulungan lahat, lalo na yung mm-hmm. kumbaga sa sulog eh, nauna lang yung sulog kasi sa Kalakang Maynila eh, di ba? Kaya naman siguro understandable na inuna muna yung iba rito no. Pero ang nakita ko yung magagawin naman eh, lahat din naman ng may ganyang problema talagang tututukan ng ating gobyerno ni Secretary Galvez no. I'm very sure of that no. So ganun naman ang magiging approach ko dito. Okay. Sige po. At lastly siguro, Chairman, baka meron po kayo mga announcement. Ano pa mga kailangan pong intindihin po ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila para at least lahat po tayo magiging successful dito sa laban po natin sa COVID-19. Go ahead, sir. Well, number one, importante, ituloy natin ating minimum health protocols. No? Do not let our guards down. Pangalawa, ang bakuna ay napaka-importante. Ang ibang bansa, dahil una na sila sa bakuna, talaga nakakagalaw na sila ng gusto, nagkakaroon sila ng mga events, ang commercial nanunumbalik, ekonomiya, yun po ang target natin, lalo na dito sa Kalakang Maynila. Talaga may target tayo. Sabihin na natin mas imposible, as long as magkaisa tayo, pilitin natin gawin lahat na magagawa natin. No? Anything is really possible as long as we do it. No? So we have a target here. Tingin ko naman na kaya natin to basta magkaisa lang tayo. No? Kaya inuulit ko, number one, walang makikinig dito sa mga nagbebentang ito. Ha? At kung may alam kayo, yung issue natin kanina, sabihin nyo kagad sa amin, sabihin nyo sa mga kapulisya, sabihin nyo sa mayor, para mapakulong kagad itong mga taong to kung talagang merong ganito. At pangalawa, kung talagang may mga nalulokong ganito, huwag nyo naman sirain ang magandang ginagawa na nangyayari na sa Kalakang Maynila. We've already hit 4 million na vaccines. No? Kaya pangalawa tayo out of 10 at the member states. Ito sa total doses administered. Out of 47 yeah. countries in Asia, pang number 13 ang Pilipinas. Yeah. And out of 196 countries sa buong mundo, pang number 37 ang Pilipinas, no? You know, we have administered a total of 4,097,000. Isang linggo yeah. lang na ilagay natin ay 1.1 million doses. Kaya we're right yeah. on track. Ang ganda. Hindi mm-hmm. pwedeng masira ito just because of these unscrupulous persons. Humanda kayo, masasampo lang kayo ng bata. Okay? Opo. Huwag lang matiskaril. Opo. Yes. Thank you so much, po. Focus tayo rito, ha? Thank you, Alex. Thank you. Salamat po. Si Chairman Benhur Abalos po ng MMDA, Metro Manila Development Authority. O yun, tama nga po si Chairman, no? Sa pinakita po nating graphics, ang ating pong bansa ay nakapag-administer po, nakapagturok na po ng mga total doses, which is 4,097,425. So marami-rami na po yan. Kaya nga, ito yung ano, no? Ito yung highlight po dito. In the past 7 days po, million-million na ho ang doses po ang nagamit pong bakuna. Kaya tayo po ay pangalawa sa 10 ASEAN member states at ikalabintatlo naman po tayo out of 47 countries in Asia. At 37 naman po out of that 196 countries globally. Ito po yung mga numero. Ito yun, sa ASEAN. Dito, pangalawa ho tayo. Sa in Asia, pang-13 po tayo. Nakikita ko ninyo yung graphics na yan. With that, 4,097,000. Yung ilan nga, yung Singapore. Tayo pala mas marami pa, no? Kumpara mo sa Singapore. Singapore is 3 million lang po sila. Eh sila ho yung una nakakopo ng marami pong bakuna, no? Pero tayo pa rin po ang nanguna sa pag-administer. Ibig sabihin po niyan, nasa tamang landas ang ginagawa ho ng ating pong pamahalaan. Kita ninyo, ang availability po ng bakuna natin is 4. Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V at Pfizer. Doon po sa Singapore, Pfizer at Moderna lamang ang kanila. So far, ang kanila pong mga nagagamit pong bakuna ho dyan. So, hindi ho natin masasabi na tayo po'y kulelat. Kaya numbers will tell na talagang hindi po nagsisinguling po mga numero na yan. No? Sa top 10 naman, ito, kita nyo naman kung sino yung top 10. Siyempre, China, tapos Amerika, yung European Union,
India, Brazil, UK, Germany, France, Italy, Turkey. Tayo po ay pang 37. So hindi naman masama po yan dahil tayo naman. Kumpara mo dyan sa top 10 na yan, yung mga bansa na yan, mga mayayaman po yan. Tayo po ay hamak lang po tayong third world country pero tayo po ay hindi po na nagpapahuli po in terms of administering this vaccine doses po sa ating po mga kababayan. Ito naman ay tungkol po sa ASEAN naman po to, no? Vaccination rollout. Kinukumpara ko lang ho sa mga bansang miyembro ho ng Association of Southeast Asian Nations. Ayun ho, kita nyo. Ang Pilipinas po ay apat na lang bakuna natin. Compare mo sa iba, oh, marami nagsasabi, o bakit ang bagal doon natin kumuha ng mga EUA, at the same time, mga supply. Pero kita nyo, sa ilang po mga bansa sa ASEAN, tayo lang ho yata. Ang apat. O, yung ilan, tatlo lang. May dalawa lang. O, kita mo, Cambodia nga, pinakamahirap rin buong bansa po yan. Pero tatlo po, kanila pong bakunang available. E tayo, apat. So, ibig sabihin, hindi po tayo, ano, hindi po tayo, ano tawag yan? Hindi po tayo nagkukulang sa bakuna. Ibig sabihin, meron pong ginagawang aksyon ng ating pong pamahalaan. Dahil nga po, yung pong Pfizer at AstraZeneca, ito po'y COVAX, no? Sa mga poor countries, binibigyan po nito. Tapos, Sinovac, may binili na po tayo Sinovac. Ang Sputnik V, yan po'y donasyon rin po. So, mostly, Sinovac, yung AstraZeneca, parating na rin po yung mga bibilhin ng mga LGUs at the same time ng mga private sector. So, wala ho. Parang maganda ho ang pinapakita pong performance ng ating pamahalaan with regards po sa vaccination rollout po natin. So, yan po ang dapat pong i-highlight natin. Kaya doon sa mga naninira at nagbibigay po ng mga wrong information sa ating mga kababayan, wala. Hindi po nagbibiro hong numero. Tama po mga numerong ito. Ito po ay galing po sa, ayan o, ang sources nito, hindi ho basta-basta. Ito po yung ginagamit po, hindi lamang po sa ating bansa, lahat ng bansa, ito pong ginagamit po nilang figures ha? At mga information na pumapasok po sa kanila. Ito yung data from, ayan o, dami o. Data from Brunei, sa iba pa mga bansa, sa WHO, Bloomberg. Kita mo, hindi ito gawa-gawa lamang ho ng ating pamahalaan. Itong mga data na ito ay based from Bloomberg, Our World in Data and Reports from Foreign Service Post as of May 23, 2021. So yun po ang ating pong update with regards po sa bakuna. So yun, ang latest na nakuha natin kay Chairman Abalos na within this day, ang pamahalaan po na Mandaluyong at maging siguro na San Juan, no, kung ating makakausap siguro mamaya po si Mayor Francis Zamora, mukhang idudulog na ho nila ito sa cybercrime unit po, division ng ating po mga law enforcing agencies like NBI. Meron po sila mga ano niyan, meron sila mga paraan, mga gadgets on how to trace kung sino po itong mga gumagawa ng kalokohan nito na nagbebenta ho illegally ng bakuna. Dahil nga, hindi mo pwede po itong ibenta. Dahil nga, ito po ay libre. Ha? Libre. EUA pa lamang ho yan. Hindi po ito open for market or selling sa merkado or sa mga butika. Dahil nga po, ito po ay pansamantala munang binigyan ng emergency use authorization nga, EUA. Kaya never kang pwedeng magbigay ng halaga pa ho dyan. At the same time, yung slots, hindi ka naman pwedeng, hindi naman mahirap pong kumuha ng slots ngayon. Dahil nga, lahat na ho naka-online. Mali na lang siguro kung kasabwat ho dito ay yung mga tao pong gumagawa ho sa online. Posible ho yun. Dahil nga, if they can tinker or pwede ho nilang baguhin yung pong kung sino mauuna, kung sino maunang ma-administer, most likely yung mga tao pong nandun sa mga computer. Diba? Sa online service po ng bawat pong LGUs. Maaring ganun na nangyari. Kunyari, napupuno na ho yung schedule sa ganitong araw. Kausapin mo lang yung tao po sa isa pong LGU na gumagawa ho at nag-aasikaso po dun sa kanila pong
online registration. Sabi mo, gawin mo naman kung number one dyan sa priority list, ha? Oh, pwede ho yan. Pwede mangyari ho dyan. Pero, ang inyo po mga kalukuhan ay hindi po yan na makakalusot, ha? Sa mata na mga magagaling ho natin mga law enforcers. So, may panahon rin kayo. Sinisira lamang ho ninyo ang flow ng ating pong maganda pong sinimulan po na ating pong pamalaan. Okay, so napag-usapan ho natin ang bakuna. Mamaya po, sinusubukan natin makausap po ang Okta Research Group. Dahil nga ho, total, nabanggit na rin po ni Chairman Avalos kanina, no, yung tampo ni Mayor Jerry Treñas. Mamaya po, ipaparinig ko po sa inyo. Ako po yung na-interview ko po sa noong Biyernes. Kaya gusto ko po ipaulit sa inyo, iparinig ko sa inyo, kung ano pong tampo po niya sa Okta Research Group. Kung nandyan, Mace, ang Okta, ha, mamaya po hingin natin ang kanila pong reaksyon. Dahil nga, sabi daw, kapag tumuntong daw sila sa Iloilo City, nako, baka daw po ay kamao ang sasalubong sa kanila. Pakinggan niyo po ang sasabihin po ni Mayor Jerry Treñas po niyan. Babalik tayo. Oras na natin, alas 6:29 na po na umaga. Ito pa rin pong IZ sa alas 6. Engineer Renner, take it over. IZ sa alas 6. WIZ. IZ sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, babalik po tayo. Dito pa rin po sa IZ sa alas 6 sa oras na 6:31 na po na umaga. Bago tayo pumalaot pa ho, ha, sa ating pong usapin. Oy, by the way, breaking story po, ha, sa larangan po ng sports. All lots po. Los Angeles Lakers ko. Okay lang. Game 1 lamang ho yan ng playoff series po sa kalaban ho ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns. Okay lang po yan. Ang maganda naman ho dyan sa pinakita, ang score nga pala ho ay 99-90. So 9 points po lamang po ng Phoenix Suns. Okay lang po yan. Ang maganda po nangyari po dyan, nalimitahan po ng Phoenix Suns ang opensa ho ng Phoenix Suns by less than 100. Naka 99 lamang po sila. Maganda ho yan. Hindi naman po blowout po nangyari. Hindi naman po tambak. Ha? 9 points lamang ho yan. Siguro by game 2, malalaman ho natin kung ano po mga adjustments pong gagawin po ni Frank Vogel ng Los Angeles Lakers. Okay, balik ko tayo sa ating pong usapin. O ito, ang CHED po, ang Commission on Higher Education, ay binanggit po ni Chairman Prospero de Vera na, if I may quote him, sabi ho niya, there's no going back. Ha? Flexible learning will be new norm. Ha? So, ito na po ang mangyayari sa higher education, which is sa kolehiyo. Pero sa punto na dibista naman po ng mga nasa primary, secondary school, or high school for that matter, senior high school, tuloy pa rin po ba ang online learning ho natin sa darating pong new school year? Kaya pa ba? Baka mamaya meron pong pagkukulang pa rin pong DepEdo dito. Kaya minabuti ho natin tawagan ang Teachers Dignity Coalition na chairperson po nila. Walang iba kundi si Benjo Basas. Ka Benjo, magandang hapon, umaga sa iyo. Morning. Chairman Benjo Basas, good morning, sir. Naputol yata, ano? Tawagan mo ulit, Mace. Nandiyan na ba? Oh, sagutin niyo ako, nandiyan na ba? Benjo Basas ng Dignity Coalition, Teachers Dignity, nawala, naputol. Oh, sige, babalikan po natin. Ayun, meron kasi sila hong sinasabi pong observation dito po sa nakalipas po nating pagtuturo via online. Ito pong blended learning, no, dahil nga halos magtatapos na po ang ating po mga estudyante. Yung po sa mga private sector, sa private schools, ang ilan sa kanila po ay nagkaroon na ng graduation rights. Pero hindi ko batid sa public school. Kumusta ba sa public school? Tapos na ba sila? Tapos na ba ang kanila pong pag-aaral with regards po dito sa blended learning na ating pong ginagawa sa ating pong mga estudyante? Ano ho ba ang kanila pong assessment? Kaya usapin ho natin ang Teachers Dignity Coalition, ang TDC po, para malaman natin kung
patuloy pa rin po bang nakaka-encounter po sila mga problema na ito? At kapag sinunod ng DepEd, ito po rin pong statement po ng CHED na hindi na raw tayo babalik po sa ating pong nakagisnan na face-to-face learning, eh mukhang tuloy-tuloy na rin po itong flexible learning. Ha? Ano kaya masasabi po ng TDC dito? Ito po yung grupo ho ng mga teachers. Ayan, nasa linya ulit. Si chairperson ng TDC, walang iba kundi si Kabenjo Basas. Kabenjo, magandang umaga po. Si Alex Santos po. Yes, sir. Sir Alex, magandang umaga po. At magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa atin. Good morning po. Good morning. Ayun. Okay, nakalusot na po tayo. Maganda po ang linya ho natin. Okay, okay. Chairman, with regards to dito, siguro Kabenjo, una siguro reaction no. Kung ang CHED na nagsabi ho na there's no going back, no turning back, at tuloy doon flexible learning, yan na daw magiging new norm. Kayo po ba'y payag ho dito? Bagamat yan po'y CHED, pero ang DepEd, hindi pa ho nagsasabi kung ano pong kanila pong magiging pumpa siya sa darating pong school year po. Una po, gusto nating i-clarify, no, pag sinabi natin na flexible learning, no. Ito yung system na hinihingi talaga naman ng sitwasyon, ano po, no, dito sa ganitong uri ng pandemic situation that we are in. Ano po, mukhang kailangan talaga ng flexibility, no, sa learning systems natin, ano, yung ginagawa, both, no, in the Department of Education for the basic education and for CHED, no, or universities and colleges, no. Para naman doon sa higher education, ano po. Siguro, ako, napaka-generic kasi, no, kapatid na Alex, pag sinabi natin flexible, no, and indeed, of course, kailangan naman talaga natin ng flexibility, no, pero if that would mean, ano, yung flexible learning ay yung online, ano, basically, no, ang said kasi, mas online, eh, no, kung yan, sa tingin namin, napakahirap talaga nito makuha, no, especially, doon sa ating ano, sa ating primary level, no, so at least mula kinder, no, hanggang grade sa 1, 2, and 3, no, kahit sa intermediate, no, hanggang grade 6 na mahirap po talaga ito, no, kahit sa high school, no, kasi naman tayo trained, no, wala tayong facility, wala tayong infrastructure, no, and of course walang capacity, no, walang access, no, yung marami sa ating mga magulang, no, kaya naman na I understand, Sir Alex, nung huling hearing sa lower house last week, no, Thursday, if I'm not mistaken, ano po, even yung Department of Education ay nagsabi, no, that they are really preparing for face-to-face, no, at least for limited face-to-face. No. So sa tingin ko, no, hindi ko naman pinamumunahan ng DepEd, no, of course, no, they will have statements, no, on public regarding the matter, no. But I think, no, ever since naman ang DepEd ay naninindigan, no, that face-to-face classes, no, shall be utilized din. Oho. Okay, pero ano ho ba inyo pong assessment sa ginawa po ng DepEd with regards po dito sa flexible learning ho natin? Meron nag-online at meron din pong true modular thing. So ano ho abang nakita ho ninyo bilang mga mag-guru ho, sir? Alam mo, sir, hindi naman nagbabago, no, yung aming apprehension, ano, I wouldn't want to call it criticism, eh, no? Pero ang sinasabi po namin dyan ever since, no, hindi po tayo nakaredy. No? Hindi nakaredy yung modular, no? Hindi nakaredy yung online. Ano po? Basically, yan lang naman dalawang yan talaga. No? Sinasabi lang ng DepEd, yes, that this is blended, of course, because may maliit na element, no, ng online or internet-based, no, na pag-aaral, no, kahit itong ating modular. No. But basically, we are in a modular setting. No. Yun yung masakit. No. Sabi nga namin na Sir Alex sa aming statement the other day. Diba, no? Paano kaya natin may tinawid, ano, yung modular system of education without the modules? Diba? Hanggang ngayon, no, Sir Alex, wala tayong modules, no, to begin with. Hindi po ito na-provide ng ating Department of Education, and then napaka nakalulupot po ito, no, na, and yet, no, yung report, no, na inilalabas ng DepEd, parang maayos, no, yung lahat ng bagay, no. Ang sinasabi naman namin dito, no, Sir Alex, again, ano, ulitin to, hindi naman kami naghihintay lang, no, ng criticism or ng pagkakamali sa part of Department of Education. In fact, gusto nga po namin sanang tumulong, no, pero
ang mahirap po nito eh, parang hindi po nakatutong sa lupa, no? Hindi po makatotohanan yung mga assessment, yung mga reports, yung mga press releases ng ating Department of Education. No? So, ulitin ko po, the last first quarter hanggang ngayon, no? Nakaisang linggo na po tayo, this is the second week of the fourth quarter po, and the last quarter for this education under the pandemic po, no? Hindi po na-provide ng ating Department of Education. Kailangan po nga modules para sa modular system of education. So, ibig sabihin mo ba, Ka-Benjo, yung kawalan ng modules, is it nationwide or may mga lugar lamang po ba? Nationwide po ito, no? Hindi naman natin sinasabi na 100%, ano po, no? Pero marami po, no? Alam mo, ang hirap sa amin i-quantify eh. Pero lahat po ng mga localities po, no? Eh, meron sa ating ulat, lahat ng mga divisions, no? Yung DepEd po ang pwedeng mag-quantify sana po nito. Pero hindi po kasi sila nagsasabi nung ano ba talaga, no? Yung data, ang sinasabi nila for the fourth quarter, dapat sabi nila 80% na. Pero we don't want to believe, no? Of course, no? Kasi nire-report sa atin ng mga teacher natin yan, eh, no? Iba nung first quarter po, no? Nagsasabi yung DepEd na ready na, eh. Prior to August 24, which is the original date of the opening of classes, no, sinasabi nila na ready na, na 90% ready, no? But it turned out, no, na nung first quarter po, mga teacher talaga nag-produce, gumawa ng paraan, no, nag-solicit, no, ng pera, no? Pero I have to mention, no, Sir Alex, no, that in some municipalities, no, in some areas po, no, na yung mga LGUs talaga ay may capacity, no, walang ganitong problema, di ba? Pero ilan ng LGUs ng Pilipinas, no, na kayang mag-provide, no, sa kanilang mga constituencies ng ganito, no? One thing pa, no, regarding that matter is that an LGU obligation. Alam naman po natin yan. Yung LGU ay nandyan para mag-ayuda, para mag-assist, para tumulong, para magdagdag, di ba? Pero parang ibang usapan, no, pag naging dependent na tayo sa LGUs, no, para dito sa mga modules, and in the case of of course, ito QC, no, Calabon, no, itong Valenzuela, no, and all other LGUs pa, no. But of course, yung tatlong binanggit ko na yan, mayayaman yan, eh, di ba? Even Manila, di ba? May tablet sila, di ba? Mayayaman po itong mga ito, QC, no, yung Pasig, Taguig. Eh, hindi po ganito, no, ang istorya sa mas maraming lugar sa Pilipinas. Ang problema nga po dito, o tinan po, mas mahirap yung LGU, no? Mas mahihirapan yung mga teacher dahil sila yung talagang mag-aabono po dito, no? Instead of providing it for free, no, from the national government, from the Department of Education. So ano ho mangyari ho dito? So ano ba update ngayon? Hindi pa ho ba nagtatapos po ang klase ho sa public schools? Yes, sir. No, scheduled po sa July 10, no, magtatapos po ang last day na itong school year po natin. Ayun po ay second week pa lang ng fourth quarter. Oho. Pero kumusta? Kung wala ho yung mga modules na yan at effort pa rin po natin po mga guro ang para ho makapag-provide ng modules, eh what will happen to the proficiency na ating po mga bata? Well, ito naman po dyan. Ang ito naman po dyan, kung yan naman po talaga yung may po-provide yung mga teacher, the same po yan. Ano po, yan po din po talaga yan. Ano? Yan naman po yung ginagaya. Ano? Mr. Alex, sarang yung kasanay naman yung ating mga guro na mag-abono. Diba? Pero parang institutionalized this pag-abono system. Parang hirap naman. Ano? Parang this is dependency, no, on our frontliners, on our education frontliners. Diba? We wouldn't ask our nurses to provide for sightings or medicines or whatever. Diba? Even our doctors. Diba? Ganun po sa atin. Ano po? No? Yung mga teacher, we expect, no, our teachers to provide, no, these materials officially, but we can meet them, no, na affecting mga bata sa pag-aaral. But then, si Alex, of course, I have to salute our teachers, no, I have to commend our teachers, di ba? Pero parang mahirap lang, masakit lang sa akin, no, na alam mo yun, na to romanticize, no, yung sacrifices ng mga teachers, no. Kasi, well, it would mean, no, ito ay normalize, no? Ito ganito yung bagay, which is really not normal in the first place. Parang kawawa naman, no? Ano na-exploit dahil dito sa
nag-romanticize ng sacrifices, ng kapono, ng pagdugtong doon sa pagkukulang ng system, no? Parang at the end of the day, no, our people should be exploited. At kawawa naman po. Kasi, if no po, ang bibili ng teachers na papel, ng printer, ng ink, kung hindi siya nakaka-institute sa iba, iba o doon sa FGUs, o sa Parangay, or sa private, sa PT, eh, hindi siya makaka-consolicate. Ang itong bibili niya ng Eric Bellic ay yung napakaliit na sweldo. Right. Ito po yung nangyayari. At then, kailangan natin itawid. Kailangan po natin na makatawid talaga, di ba? At the end of the day, kahit nagsasalita po kami ng ganito, di ba? Kahit nag-release po kami ng ganito, di ba? Ito po natin-teach sa ating mga teacher na yung mga isigalit po kaya rin walang movies. Kaya magpo-produce pa rin. Ayun, para at least hindi naman po maapektuhan po ang kanila pong pag-aaral, no? At least nandyan po ang mga teachers, meron po kayong tinatawag na instinct po, Kabenjo, no? Tama po, tama po. Ayun, okay. Siguro panghuli po, Kabenjo, ano na lang ho inyong po mensahe po sa DepEd? Dahil nga ho, July 10 na pala ho magtatapos sa Palauto. Sa tingin ba ninyo, lahat po ba mga estudyante, narating ho nila yung kanila pong kaalaman kahit na po may mga kakulangan po dito sa ating po mga materyales po, sir? Una po, doon sa sinabi ninyo, kung nakuha ba ng ating mga bata yung expected, no, yung desired competencies, no? Patingin po namin hindi. Naliwas doon sa assessment ng DepEd, no, na ang pumasa ay something like 93%, no? Ang nakipasa, no, at least yung second quarter or first quarter, no? Hindi po yan na siguro ganun katotoo. Diba? Nakapasa ka sa grade, no? Pero, well, ang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman yung passing grade, eh. Hindi yung passing mark. Ang pinag-uusapan po natin dito, supposedly, yung competencies na yung level, no? Yung learning, no? Ay, bet, no? Kaya na siya kung naabog ba ito ng ating mga bata ng dito sa this system, no? Nakakalungkot, no? Nakapahina yan, no? At sa next time, itong school year po na ito, hindi naman ako pala siya nagduto yung mga mata, pero okay sila, no? Sa next grade level, no? Dahil more or less, no? Parang ganun yan, no? Hindi nila inuutusan na ipasa na lahat, di ba? Pero ang pagagalitan niya, pag may binagsakit, ganit po yung nangyayari po sa atin. But of course, no? At some point, we need to, ano eh, we need to understand this situation po, no? Narapit-hirap din naman para sa mga bata, para sa mga magulang. Kaya lang po ng consideration, ibigay talaga ng ating mga guro, no? Dito, no? In terms of consideration, yung kawa, versus yung pagkatuto, no? Mas magandang score, kaya magiging mas matimbang yung konsiderasyon na kusawa, no? Dahil yung situation nga po ngayon, parang ang sabi nga ng mga teacher natin, parang ang pinakain ng mga bata, no? Sahin mo pa, di ba? Parang ang ganit po, no? And then the last thing, no? Kasi naman kayo doon sa mga tayo sa DepEd, I'm sure may tingin po, no? Yung Department of Education officials natin, ano po, yun sa Central Office, di ba? We are more than willing to sit down with the provision of PBC naman, of course, alam mo yung Central Annex, no? Welcome po kami, no? Welcome po, no? Yung resultant ng DepEd, no, doon sa aming mga request for dialogue. Kaya naman po, no? Pag-isipan natin, kasi willing po talaga kami, gusto namin makatulong, at alam namin na ma-resolve natin ito ng mabuti kung nag-uusap po yung mga panig ng at mga organized teachers po gaya po ng TDC. Kabencho, thank you so much po for your time dito po sa DWIZ. Thank you, sir. Thank you, Sir Alex. Maraming salamat sa lahat po at bibigay ng opportunity. Si Kabencho Basas po yan, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Ako po, kung ano po ang naipasok po sa kaalaman po natin po mga estudyante, sana naman po ay masuportahan po yan ng ano, no, nagdagdag pang mga ano, dahil kung magpapatuloy po ang ating pong blended learning, online learning po niyan, or modular learning for that matter, sana naman po hindi ano, no, hindi half-baked at hindi masasayang po, dahil kahit na naitawid nga ho natin ito pong panahon po ng pandemya, pero naiangat man natin sila ng isa pong baitang another grade level. Mukhang ang problema ho niyan, dahil nga ho, parang pinapasala ho natin sila ngayon dahil nga we're very considerate. Pero pagdating ho nila sa pinakamataas na pong baitang or grade level, nako po,
Dahil kailangan po yung foundation eh. Kung yung foundation po ay mahina, naku, dala-dala po ng bata ho yan. Maaring siguro, pag nagbalik ko tayo sa face-to-face, doon po makikita kung ano ba talaga po ang meron na sa ulo ng ating po mga kabataan. Sana po DepEd, silipin natin ulit ito ha. Mahirapan po tayo niyan sa mga susunod pong mga panahon. Magbabalik po tayo, 6:50 na po ng umaga. IC! Sa alas na IC! TWIC! IC! Sa alas na IC! Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo. Dito pa rin po sa IC, sa alas na IC. We have 9 minutes ago bago ho mag... Alas 7 na umaga. Ito, paparinggan ko po sa inyo yung pong aking pong panayam ko kay Mayor Jerry Treñas po ng lungsod ng Iloilo. Ito po yung kanya pong hinanakit po sa grupo po ng Okta Research Group. Pakinggan po natin. And to my friends in Okta, I admire your courage to say that 90% of the vaccines will be reserved for NCR plus 8. If I see you in Iloilo City, you better get out of my sight because I will give you not only a piece of my mind but a piece of my fist. No? Because what are we here? We are not Filipinos. We are not paying taxes. People here already are dying, and then we will say that... the vaccine should be reserved mostly for NCR plus 8. Mm-hmm. That will be really unfair, and you will let people outside NCR plus 8 die? Is that what you want? Because they will be lacking vaccines for all of them? Okay, yan po ang naging tinig po ni... Mayor Jerry Treñas po ng lungsod ng Iloilo. Kaya minabuti po natin kunin po ng panig po ng Okta. Nasa linya po si Professor Guido David ng Okta, isa pong fellow at member ho ng at the same time tagapagsalita po ng Okta. Professor, good morning sir, si Alex Santos po. Yes, hi, good morning Alex. Opo, narinig po ninyo sabi po ni Mayor Jerry Treñas. That was last Friday ko po siyang panayam at ang sabi nga ho niya, never daw ho kayong tumuntong sa Iloilo kundi peace of mind or else peace of fist ang sasalubong daw sa inyo, sir. Actually, nakapunta ako ng Iloilo dati, syempre. May mga kakilala ako doon. At doon naiintindihan ko yung concern niya. And I think we have to give context to sa recommendation na nasa media about 90%. Actually, yung Okta Research Group is a big group. Yung isa namin kasama dito na fellow, siya yung gumawa ng study na yan. It's a mathematical model na ano lang siya. Wala siyang, as studies go, hindi siya ano, it's not about emotion, ano lang siya. Yun yung optimized, ano, tumingin siya ng mga iba-ibang scenarios at ang nakita niya, 90% yung optimal para ma-reduce yung number of deaths in the entire country. Ito yung pinaka, kumbaga, pinaka malaking reduction. Ganun pa man, yung group ko naman, ako mismo, may ginawa rin kami yung paper. I don't know kung na-receive mo na siya. Actually, a few weeks ago pa namin sinimulan siya, pero hindi lang nalabas agad, nauna nalabas yung kay sa colleague namin. It has a different perspective. Ang ano dito is risk assessment naman. And dito sa recommendation ng paper ko, if you want, I can send you a copy. Dito, 70% ang ma-allocate sa NCR, Calabar Zone, and Central Luzon. Ang ang reason for this, dito sa 70% allocation, based on risk level, kasi ganyan din yung comparable risk levels ng NCR. In fact, 60% NCR Calabar Zone, 10% Central Luzon. And then yung sunod sa pinakamataas na risk doon, Central Visayas will get 6% and Western Visayas will get 4% allocation. Mm-hmm. So dito sa, hindi naman zero yung mapupunta sa ibang ano. In fact, this is, I would
say that this is a fair allocation kasi itong based sa risk assessment, based din yan sa economic impact ng pandemic. So, kumbaga, comparable lang. So, ganito kalaking economic impact, ganito rin kalaki yung, ano, yung allocation ng vaccines. Hindi naman zero mapupunta doon sa mga ibang ano. And I think, yun nga, it's a fair distribution. 20% will go to ano the rest of the country. Kasama dyan yung mga Davao. Kasi may mga high-risk areas pa rin tulad ng sa Baguio City, Tuguegarao, at ibang bahagi ng region too. Mm-hmm. Pero Professor, ang inyo po bang recommendation, ito po ba ang actual pong ginagawa ho ba ng ating pong National Task Force, especially po dun po sa vaccination group po ng NTF? Actually, hindi. Well, hindi natin alam kung anong actual model nila. Yung binigay, ginawa ng modeling ni Father Nicanor, it's a paper, research study siya. And hindi naman siya necessarily susundin ng national government. In fact, isa lang yun sa scenarios na tinignan niya. May tinignan din siyang scenarios ng mga 50% NCR. So, nag-consider silang iba-ibang scenarios. And yun nga, decision naman ng National Task Force kung ano yung actual rollout nila. Ito, parang nag-present lang ng mga different sides or arguments yung mga research groups. And yung ako mismo, yung research group ko within OCTA, yun nga, ang sa amin, mga 40 to 45% sa NCR, hindi naman 90%. Ayun. So, ibig sabihin, hindi po ninyo kasalanan po yun. Kung ano man ang gagawin pong execution po ng ating pong national government, sila po yun. Sa inyo kasi, it's more on ano kayo eh, no? Analysis and talagang based on numbers, Professor. Tama yan, Alex. Hindi naman kami yung mismong advisor ng national government. We're an independent research group. Nagbibigay lang gumagawa kami ng studies. Wala kaming bias, wala kaming partida. Ayun. Pero, yun nga, ako mismo, hindi naman yung, I don't support mismo personally yung 90% na recommendation ng kasama ko. But I respect it. Kasi yun yung pag-aaral niya eh. And based on science naman yung ginawa niya. Pero sa akin, yun nga, iba yung distribution na nakita kong allocation na optimal because I recognize may mga other high-risk areas din naman sa Pilipinas, aside from NCR Plus. In fact, ngayon, bumababa yung cases sa NCR Plus. And kami yung unang nag-recommend na i-priority yung NCR. Binigay namin yung recommendation na yan as early as mga January. Pero nung time na yun, kasi nakikita natin, wala namang high-risk areas masyado. Wala namang talagang pagtaas ng kaso, except siguro sa Cebu. February, binigay yung recommendation na yan. Pero at that time, nakita natin, tumatas na yung bilan ng kaso. So may urgency sa NCR. Ngayon, nabawasan ng urgency because nag-decrease ng trend. So ako mismo, I would go for a more equitable allocation. Hindi naman 90%. Mga 40 to 45% NCR. Tapos sabihin natin, buong yun nga, NCR, Calabar, San Celizon, 70%. And then 10% sa central and western Visayas. Tapos 20% sa rest of the country. Uh-huh. Pero Professor, meron pong disadvantage at advantages kapag ang tutok po natin ay isang lugar. Okay ho yun, di ba? Nagtutok ko tayo sa NCR, gumanda, bumaba po ang bilang. Pero ang disadvantage naman po, yung outside of Metro Manila, doon naman po tumataas. So, paano ho natin mababalansi po yun, Professor? Well, hindi naman ibig sabihin tutok natin NCR, dun lang lahat bubuhos ng vaccines. I mean, baka ginawa yan ng NTF over the past yung vaccine arrivals kasi nakita natin parang karamihan nga binuhos nila sa NCR. Of course, decision nila yan, discretion nila yan. Kasi mabigat na decision yan paano kung i-allocate yung vaccines sa buong bansa. Ang masasabi natin for sure, may mga lugar naman na talagang low risk na halos hindi tinatamaan. Babaan muna natin yung priority. Pero yung logistics issue, isa pa yung problema. Siguro, mas madali kasi logistically i-distribute sa NCR. Kasi yung mga ibang vaccines, may mga cold storage requirements. And nakita nga natin, may mga ibang vaccines na pinadala sa ibang provinces or sa isang province na nasira na lang at sayang naman yun. Diba? Gusto nating maiwasan yung ganun. Gusto natin
yung ano, yung rollout sa mga provinces. Kasi karami ng bakuna, dito talaga yung bagsak sa NCR. Dahil, I mean, dito yung airport natin na kung saan pinagdadalhan. So, mas madali yung logistics issue dito. So, maganda. True. Ito mga, yung mga LGUs outside NCR Plus, dapat naka-set up na yung systems natin para ready na tayo for vaccination. So, magde-deploy pa rin tayo. At ano naman yan, I think, ano naman yan, consideration yan ng local governments ng mga probinsya kung paano nila i-distribute na maayos. So, ibabagsak na lang dun, I mean, from NCR, kaya magpapadala ng 4% sa Western Visayas, naka-allocate na rin siya. Kunyari, ganito percent sa Iloilo, sa Bacolod, kung saan may mga pagtaas ng kaso ngayon. And then, yung logistics nun, syempre, concern na yun ng local government. Uh-huh. And lastly, siguro po, Professor, with regards po sa number of cases po natin ngayon, kung NCR po ay bumababa, yung mga neighboring po natin mga provinces, tulad po ng Iloilo City, sir, no? Inilagay na sa MECQ dahil nga ho tumataas po yung attack rate nila ho doon. Ano yun? Maaari bang, ganun po ba mangyari ho ba sa iba pang lugar? Just like Iloilo, sir? Well, yes. Actually, kami rin yung una nag-report yan eh. So aware kami na tumataas yung risk level ng Iloilo City tsaka ng Bacolod. May pagtaas mm-hmm. din sa Cagayan de Oro. Yung sa Buanga City medyo mataas pero nagsastabilize na. So, and also General Santos tumataas din. So, tsaka Davao City. So aware naman kami mm-hmm. talaga na nagkakaroon ng upticks dito sa mga ibang lugar. Although nakita natin na medyo bumagal na yung pagtaas ng cases. So right now, hindi pa siya nasa umaabot sa critical level. Medyo malayo pa naman. Pero na-address, nalagay na, na-tag natin sila as areas of concern. Hopefully, hindi naman po ito sa mga ibang probinsya. Meron kasi nag-mention before and i-confirm namin, check namin, na pag nagkakaroon ng surge sa NCR, naapektuhan din yung mga probinsya, pero may delay lang. So, kumaga, dahil nag-surge sa NCR, nagkaroon tuloy ng spike sa mga iba-ibang lugar outside NCR. Kumbaga may mga 1 to 2 months bago nagkaroon ng spike. So maganda rin siyempre, yeah. Makontrol natin yung surge sa NCR kasi makokontrol na natin indirectly dito sa mga lugar nito. Pero, you know, NCR, Cebu, kasama rin yan sa mga talagang tinututukan na areas na ano, talagang, ito usually mga nagiging epicenter tapos yung mga iba sumusunod. Pero maganda siyempre, matutukan yung mga areas na yan para hindi na patuloy tumaas yung cases. Okay, sige po. Well said po. Professor, thank you so much po for your time. Ha? Ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Alex. Thank you po. Si Professor Guido David po yan, ang isa po sa mga fellow at spokesperson po ng Okta Research Group. Ngayon, so maaring parang sinasabi ho ni Professor na huwag silang tirahin po ng mga LGUs. It's their own assessment, it's their own study. Pero ang implementation, national task force pa rin po yan. Kung gusto na i-vaccine, sir, Carlito Galvez, na ibuhos po sa NCR for the early herd immunity, wala tayong magagawa ho dyan. Siguro, ang ano natin kay Mayor Jerry Treñas, kausapin po si Secretary Galvez, no? Na wag lang siguro po gawin po yung ibubuhos lang ho dito lahat. Dahil nga, tayo nga, oh, tama nga rin po siya. Hindi naman po ang Pilipino po ay NCR. Pilipino rin po yun sa Iloilo City. So, siguro, masasettle po yan sa mga darating pong panahon para at least lahat po ay mabibigyan po ng tamang supply ng bakuna for all of us. Okay? So, 7:05 po. Susunod po mga balita. Ito na po ang bensay po ni Boss Edgar Camangon. Boss Edgar, alam ko ay nalulungkot ka rin na tayo rin po, buong DWIC nalulungkot, pero ito po ang kanya po mensahe. Para sa araw po ng Lunes. Always notice the people who are happy for your happiness and sad for your sadness. They are the ones who deserve special places in your heart. A great and safe week ahead. God bless you. Thank you, Boss Edgar, at magandang umaga po kay Ma'am Sharon Tan. Susunod na po ang mga balita. Ako po si Alex Santos. See you tomorrow. Bye! Icy! Sa alas na East, kasama si Alex Santos.